Ang freehand lettering ay isa sa pinakamahirap pag-aralan. Kasi dapat may hilig ka, then hindi ka pasmado, at yung talagang isip mo ay nakapokus talaga sa art. Kumbaga sa passion mo talaga ang art. Kasi kung i-compare to sa painting, ang painting kasi pwede mong dayain yung image. Pero ang lettering ay hindi mo madadaya. Kapag konting tumabingi ang pagkakaletra mo, mapapansin yan. Kapag yung pagkakakanto mo, katulad yan, kapag sobra-sobra, ay mapapansin din. Sa hand lettering kasi, una, kailangan maganda yung gagamitin mong pintura, makatawan siya, hindi siya ganung kaganit hatakin, at syempre, yung sign brush na gagamitin mo, kailangan quality rin. Yung sign brush na ginagamit ko ay gawa ng West Germany. Ang brand niyan ay Habico. Dalawang klase yung magagandang sign brush. Meron pang isa yung Hans. Parehong gawa ng West Germany. Yan ay yung bristle niyan ay hindi ordinary. Yan ay camel hair. Hindi siya pwedeng hayaan lamang na may pintura. Dapat yan kapag hinugasan ng thinner ay simot na simot. Hindi ka pwedeng magtira kahit konti. Dahil kapag natuyuan ang pintura, yung bandang pinakailalim, ay bumubuka po yan. Kapag bumuka na po yan, ay hindi po magiging maayos ang inyong paglelettering. Hindi siya paplat. Buntes, ika nga, may bukol dun sa may bandang metal. At tutulo ang pintura. Kaya dapat yan pag nililinis natin ang sign brush, ay siguradong linis na linis. Then sa paghagod ng sign brush, ayan, yung stroke kong yan ay nakaprihan, hindi ako nagamit ng plangketa. Minsan gumagamit din ako ng plangketa kapag sa kanto. Kalimitan mga sign painter ay nagpa-plangketa. Ako na kaugalian ko na kasi na bihira akong gamitin ng plangketa. Lagi akong nakaprihan. Sanayan lang din. At unang-una, kailangan pag ikaw ay nagle-lettering, kondisyon. Kailangan maaga kang matulog. Bago ka mag-start mag-lettering, dapat kumain ka muna. Isa sa talagang medyo nagpapanginig ng kamay ko ay kapag ako'y puyat, tapos nakainom pa ng alak, asahan mo na napakahirap mag-lettering kasi medyo manginginig ang inyong mga daliri. Dito, matagal na akong natigil sa pagle-lettering. Medyo matigas na rin ang aking mga daliri. Nakokontrol lang ito ng isip ko. Kasi dahil nga passion ko ang art, so kaya pang kontrol ng isipan ko ang pagle-lettering. Then at the same time, lumabo na rin ang aking mata. Medyo nahihirapan na rin akong sipatin. So ayan nga pala, kapag nagkaroon tayo ng tulo, ang punas po ng basahan ay papasok doon sa letra. Hindi yung palabas kasi lalong kakayat. Then sa kanyo, babalikan ulit ng sign brush. Hindi naman po naiiwasan yan . Yan yung mga ganyang tulo. Lalo na sa mga kurbada. At isa pa, itong aking pinagleletteringan ay may texture. Medyo mahirap, magaspang. Kaya bago malagyan ng letra o ng pintura ay hindi ganun kasolid. Kaya hindi pwede siyang paspasan. Tama lang yung hagod ng brush para yung pintura ay masolid. Kasi pag medyo ibinilis ang hagod ng sign brush ay nakakaroon ng butas-butas o nag-skip yung pintura. Kasi nga, hindi makinis yung pinagleletteringan. May texture. So, ayan po. Kung may mga hilig kayo o passion nyo talaga art, kaya nyo po to. Kaya lang, medyo sa umpisa, pag hawak nyo ng brush, ay talagang hindi nyo kayang kontrolin ang lambot niya. Kailangan talaga dito ay hindi nanginginig ang inyong kamay.
At kailangan ay maganda rin yung pinturang inyong ginagamit. Ang pinturang ginamit ko po dyan ay Boysen Quick Drying Enamel. Then, pag binuksan nyo po yan at matagal nang istak yung pintura, umiibabaw po yung langis noon. Then, ang ginagawa ko po, kinakaldo ko po yung langis, tinatanggal ko po. Then, magsasalin po ako sa isang lalagyan lamang at nilalagyan ko po yan ng tingting color. So, kung ang blue po ang gagamitin natin pintura, tinitimplahan ko po yan ng konting quick drying enamel, boys and then white. Then, nilalagyan ko po yan ng tinting color na blue rin. Ayan, royal blue nga pala yan. Quick drying enamel, royal blue, gawa po ng Boysen. Subo ko na po yan, makatawan po yung pintura ng Boysen. Kaya magandang ihagod. Minsan, sa pagtitimpla ng quick drying enamel, ay gasolina ang inihahalo ko para medyo madaling matuyo. Kaya lang, minsan, pag ikaw'y beginner, mahihirapan ka. Kasi kapag mabagal lang yung hagod, ay aabutin ka na ng tuyo. So, para medyo madulas ang pintura, ay paint thinner ang dapat nating ihalo. Basta kailangan lang ay hindi malangis ang pinturang ating gagamitin. Kasi kapag malangis at walang katawan, ay hindi nyo mahahagod na maganda. Dudulas lamang. So ayan, medyo manipis pa naman siya. Gawa nga yung pinagleletteringan ay tela. Yan ay ginagamit sa tent. So after matuyo niyan, ay dodoblihin pa yan. So basta tatandaan nyo, pag bumili kayo ng royal blue na quick drying enamel Boysen, ay lagyan nyo ng kahit konting puting Boysen quick drying enamel para mas lalong kumatawan. Medyo maglalight siya ng konti. At siyempre, tinting color na blue. So, para makatawan siya. So, ayan, lalo, ayan nga pala sa pagka may mga pabilog, katulad ng letter G, letter S, letter O, kailangan lampas po kayo dun sa guhit. Kasi pag ipapantay nyo yan sa guhit, ang mangyayari dyan sa malayo ay maliit tignan. Kasi wala po siyang mga kanto kung ikumpara sa letter M, letter N, letter I. May mga straight po siya at may kanto. Ito po kasi yung apat na corner ay pabilog. Kaya lumiliit po siyang tignan kapag malayo na po tinignan. Kahit sa malapitan ay maliit din po tignan. Kapag ipinintay nyo po sa guhit, yung letter G, letter S, at letter O. So, ayan po. Dapat pagka pabilog po ang ating leletrahan, ay dapat hindi matigas. Dapat smooth po yung pagkakabilog niya. Hindi po yung parang tumitigil po yung pagkabilog niya. Nagkakaroon ng parang kanto. Ayan, parang ganyan, no? Hindi siya suabe. Dapat pagka naglettering po kayo ng letter G, letter S, letter O, ay suabi po yung pagkabilog niya. So, ayan po. So, ayan po. Sana'y makatulong sa inyo ang video kong ito. At kung ito po inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa akin channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po. Muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and
God bless.